kay isa-isang Pinoy na nagpahirap kay Jerbon Tatank Davis at nagpabagsak sa kanya sa sparring, naging bagong kampiyon sa lightweight division. Napairi ang hurado dahil sa napakatinding kamao ng Pilipinong boksingero. May isang Pinoy boxer ang malapakyaw gumalaw. Sa tindi ng boksingerong ito ay kinuha siya bilang sparring partner na Jerbon Tatank Davis. Pinaiyak niya si Oscar De La Hoya nang talunin ito ang kanyang paboritong alaga. Pinagretiro niya ang pambato ng Mexico dahil ito ay nabaldado at nakomatos pagkatapos madurog ng bungo sa kamao ng ating pambato. At ang tinaguri ang The Brawler ng bansang India ay second round lang pala sa ating bida. Kalungos-lungos ang sinapit ng pambato ng India dahil sa sobrang lakas ng kamao na tumama sa kanya. Akala tuloy na mga tao ay pumanaw na ang pambato ng India. Ito ay nagmula sa Cotabato City, lalawigan ng Maguindanao. Bata pa lamang ay pinangarap na niya na maging katulad ni Pacquiao. Kaya naman pinag-aralan ito ng gusto ang galawan ni Manny hanggang sa napabagsak niya ang El Placo ng Mexico na bata ni De La Hoya at naging paboritong kasparing siya ni Tank Davis kaya naging halimaw ang ating pambato sa ibabaw ng lona. Araw ng Webes, May 17, taong 2018 sa Fantasy Spring Casino, Indio, California. Dumayo ang ating pambato para harapin ang Class S na boksingero ng Mexico na si Gilberto Gonzalez. Ito ay isa sa paboritong boksingero ni Oscar De La Hoya. Pero magugulat talaga sila dahil wawasakin lang ito ng ating bida. Round number 1, napakatangkad at veterano po ang kalaban. Pero hindi po nasindak dito ang ating kababayan. Siya ay naging agresibo at nakipagsabayan. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang galaw ng kalaban. Kahit bagito ito, siya pa rin ang nakakalamang sa laban. Napabagsak niya ang veteranong Meksikano pero tumayo pa rin ito at lumaban pa sa ating pambato. Kaya naging si Manny Pacquiao ang galawan ng ating boksingero. Sa pagtatapos ng round 2, wasak na ang kilay ng Mehikanong kalaban mula sa kamao ng ating kababayan. Round number 3, tuloy pa rin ang Pinoy sa pambubugbog sa kalaban hanggang palagi na itong tinatamaan ng ating kababayan. They know that Flacco has always got battled and scarred on his face. It's just a bad situation becoming worse. And you see, Romero Duda trying to close the distance against the longer and taller Gilberto Flacco Gonzalez. Sa round number 4, hinog na talaga ang Meksikano. Durog na talaga ang mukha nito sa kamao ng ating pambato. In the corner. It's a good thing that the corner is always aware of what's happening. Longer reach. If he can use that longer reach inside, round number 5, na-close na ng Pinoy ang distansya ng matangkad at mahabang kalaban. Hindi na ito makaporma sa ating kababayan. Sa round number 6, wasak na talaga ang mukha ng kalaban. Pero dahil Mehikano ito, patuloy pa rin siya nakipaglaban. Hindi siya sumuko at nakipagsabayan. Pero bugbog ang kanyang inabot sa ating kababayan. It's a bad habit for him. He's always done it. And even though he don't have blood, he thinks he has blood because it's already in his mind. He always thinks that he's bleeding out of nothing. That's why he blows his nose. And whose conditioning is better is going to be shown right now. Boom, boom, bang.
honestly, where he can work and he can stay moving. He's moving his head now a little more than usual. He's avoiding a lot of shots. That body shot really did some damage on Gonzalez. That's why he's trying to get his, he's trying to get his win back. We gotta stay here and listen to what the corner has to say. Round number 7, bakas na talaga sa mukha ng Mexicano ang paggalamog habang relax lang ang Pinoy at patuloy siyang binugbog. Umabot pa ng round 10 ang Mexicano pero lamog na talaga ang pagmumukha nito dahil sa ating pambato. Nabugbog talaga siya ng gusto ng labanan niya si Romero Dunog. Malinaw na panalo si Duno dito at dahil sa lala ng pinsala na natamo ng Mexicano, ito ay nakomatos pagkatapos ng laban at tuluyang nabaldado. Kaya nagretiro na siya sa pagiging boksingero. Napaiyak na lang si Oscar De La Hoya na kanyang amo. Araw ng Sabado, February 9, taong 2019 sa Medas Hotel Casino, Pasay City. Nabigyan ng pagkakataon ang ating pambato para sa titulo ng kampiyonato sa WBA Asia Lightweight Division. Makakalaban niya rito si Kuldeep Danda ng India. Dahil sa lakas at laki nito ay tinagurian siya bilang the brawler ng bansang India. Pero hindi siya umubra sa ating bida dahil round 1 pa lang bagsak na ang pambato ng India. Sa round number 2, dito natatapusin ni Duno ang paghihirap ng Indiano. Isang napakalakas na kanan ang pinakawala ng ating pambato, ang nagpahiwalay ng kaluluwa sa katawan ng Indiano. Sa tindi ng pangyayari ay napairi ang pagmumukha ng Jurado sa maaksyong labanan na nasaksihan nito. Akala ng mga tao ay pumanaw na talaga ang boksingerong Indiano at ito ay isang patunay na isang class S talaga na boksingero si Romero Dunog.